Hindi inaasahan ni Evelyn at kanyang mister ang dilubyong idudulot ng COVID-19 sa kanilang pangkabuhayan. Parehong nagtatrabaho sa hotel industry ang mag-asawa at sa pagsasara ng kanilang pinapasukan, nangalahati ang kanilang kita. Sobrang bulusok po talaga yung aming finances. So, yun po yung nangyari po sa amin during the time na nag-start yung pandemic. Bukod sa pang-araw-araw na bills na dapat mabayaran, tatlo ang mga anak nilang nag-aaral. Isa sa kanilang mga anak na si Angela ay may special needs. Kinakailangan niya ng speech therapy. We decided to cut muna yung kanyang therapy sessions for the speech kasi kailangan po sa mga may special needs na ano i-support talaga yung therapy, syempre bilang nanay, bilang ina, and together with my husband, no, ayaw po namin. 2008, nagsimulang manood si Evelyn ng The 700 Club Asia. Naging partner niya ang programa sa pananalangin. Talagang ang help po ng 700 Club Asia sa akin is yung prayer, yung influence po nila. The 700 Club Asia is my partner really in prayer talaga. That kind of prayer na talagang heartfelt prayers. And even now na may mga pinagdadaanan kami, when I watch 700 Club Asia, it seems that kahit nasa screen lang po yun, it seems nakaharap ko. Hindi naging madali ang mga sumunod na buwan, lalong-lalo na't kulang ang kinikita nila. Nagre-red talaga kami, red alert. Lagi ko sinasabi sa husband ko, luhod na tayo kasi negative. Alam niyo po, hindi po tumigil ang company nila. Ginagamit pa talaga ng Panginoon na mag-provide ng grocery. Talagang may ano, kahit bawas po yung sweldo, meron talagang pa-grocery ang company. And of course, yung help din ng government. Hindi naging balakid kay Evelyn ang kakulangan ng pera upang unahin ng Diyos sa kanyang buhay. Nagbigay siya sa Operation Blessing. I believe that every time that we have a need, it's a time to plant seed. Tapos yun, merong prompting ang Lord na you give. Matapos ang ilang buwang pag-aantay, muling nakabalik ang asawa sa trabaho. The company called him and reported for work, pero hindi pa po sa restaurant. Until such time na nagbukas na po yung restaurant kung saan po siya naka-assign. Walang imposible sa Panginoon na mag-prosper pa rin tayo, na maging successful pa rin tayo during this time of pandemic. Only God's word will really remain, no, sa ating mga buhay. Ito lang po talaga yung magpapatatag sa atin. Patuloy na napag-aaral na mag-asawa ang kanilang anak at may balak na maibalik ang speech therapy ng kanilang anak na si Angela. Lalong tumibay ang pagtitiwala ni Evelyn sa katapatan ng Panginoon sa lahat ng oras. Gusto kong sabihin sa kanya na I love you Jesus and thank you. Thank you Jesus, sobra-sobra for everything.